Bahi versus Pickel, yan ang ating pag-uusapan sa video nito. At bago tayo magsimula, pindutin mo muna ang like at subscribe button para na rin sa pagsuporta sa ating YouTube channel. At tulad ng aking sinasabi lagi, ang aking mga nakita, napanood, nabasa, ang aking mga sasabihin lang dito sa video na to. At tara, simulan na natin. Simulan nga natin sa una nilang pagkikita, kung saan nung una nga silang nagkita ay nabilib talaga eto si Bahi, kung saan sobrang ganda ng pangangatawan nito ni Pickel. At eto namang si Pickel ay naggalok ng isang peace bomb dito kay Bahi, kung saan tinanggap naman ito ni Bahi at nagulat nga si Bahi sa lakas nito ni Pickel, kaya nga napatumbling nga ito. At dahil nga doon, nagreact nga ang Hanma Blood na dumadaloy dito sa katawan ni Bahi, kung saan tinadyakan niya nga ito ng sobrang lakas. At matapos nga masipa etong si Pickel ay wala nga ginawa si Pickel na ganti, kung saan pasunod niya lang itong si Bahi dito sa arena ni Tokugawa. At nang makarating na nga sila dito kila Tokugawa, etong si Bahi ay maraming na-realize kung lalabanan niya ba talaga etong si Pickel. At habang nagsasalita nga etong si Bahi, etong si Pickel ay di nakapagpigil kung saan tinadyakan niya nga etong si Bahi ng sobrang lakas. At si Bahi naman ay tumalsik ng sobrang layo. Nawalan nga ng malay etong si Bahi, siguro nga nagulat lang din etong si Bahi. At matapos nga pangyaring yon ay ikinat na nga at ipinakita na lang etong si Bahi nag-iisip at may malaking bakat na paa sa kanyang tiyan. At sa pangalawang pagkikita ay doon na nga naganap ang kanilang laban. Nagsimula nga ang kanilang laban nang hinawakan nga nito ni Bahi sa mukha etong si Pickel, at eto naman si Pickel ay naasar dito kay Bahi. At agad-agad nga silang nagsalpukan, pero alam naman natin na maliksi talaga eto ating bida na si Bahi, kung saan tinadyakan niya nga agad etong si Pickel. At sa pangalawang sipa pa nga lang ay bumagsak na agad etong si Pickel. At sinundan-sundan pa nga to ng mga sipa nito ni Bahi. At matapos nga mga sipa ay hinedlock nga nito ni Bahi etong si Pickel ng sobrang higpit, kung saan hindi na nga makahinga etong si Pickel. At eto namang si Pickel ay sobrang talino, kung saan tumalon nga siya ng sobrang taas at bigla niya nga binagsak etong si Bahi. Sa kanilang pagbagsak ay parehas naman silang nakatayo, kaso nga lang napuruan nga ang ating bida kung saan nawalan nga to ng malay saglit. At dahil nga sa pangyaring yon, etong si Bahi ay hirap na huminga dahil nga naipit ang baga niya. At lahat ng mga nararamdaman nga neto ni Bahi ay alam nga neto ni Pickel kung saan meron nga siyang pagsisisi sa kanyang ginawa, o parang naaawa nga siya dito kay Bahi. Pero alam naman natin ang ating bida kung saan competitive talaga to at mataas ang kanyang pride dahil nga isa nga itong Hanma. Mabalik tayo sa laban. Sa kanilang laban nga ay eto pa rin si Bahi ay may nararamdaman pa rin, at etong si Pickel ay naaawa pa rin sa kanya. Para patunayan nga na hindi nga siya nasaktan, ay tumalon nga uli si Bahi doon sa kinalaglagan nila. At pagbagsak nga neto ni Bahi ay parang ang bumalik sa kanya ang kanyang lakas, kung saan pinakawalan niya nga ang isang suntok at isang sipa dito kay Pickel. Ang isang suntok at isang sipa ay sobrang bilis na pinakawalan neto ni Bahi at pinatumba etong si Pickel. At sa ginawang suntok at sipa nga neto ni Bahi, etong si Pickel ay nanginig sa takot dahil nga sa pagtayo niya ay natumba uli siya dito. At habang gulat na gulat nga etong si Pickel sa nangyari, ay eto namang si Bahi ay umatake uli gamit ang ginamit sa kanya ni Yanagi na whip strike. Ang whip strike ay sobrang lakas na technique kung saan parang ang magiging latigo ang iyong kamay at paa mo. At nang gamitin na nga neto ni Bahi dito kay Pickel, ay hinampas niya nga etong si Pickel ng dalawang beses, kung saan bumakat nga ang dalawang kamay neto ni Bahi sa likod neto ni Pickel at namilipit nga sa sobrang sakit etong si Pickel. At dahil nga sa sobrang sakit na mga ginawa sa kanya ni Bahi, ay galit na nga itong si Pickel kung saan naghahanda na ito umatake. At eto namang si Bahi ay gagamit ng kung fu kung saan ginamit niya nga lahat ng fist form. At hindi lang yon, kung saan meron pang ikinagulat etong si Pickel na ginawa na ito ni Bahi. At yun nga ang paggaya sa mga stunts ng mga dinosaur. At lahat nga ng ginaya nito ni Bahi na stunts na dinosaur ay nakita nito ni Pickel na pinagsama-sama dito kay Bahi. Naramdaman niya nga kay Bahi ang kakaibang dinosaur na hindi niya pa nakakalaban sa buong buhay niya. At nang umatake na nga itong si Bahi, itong si Pickel, ay kala niya nga kinagat siya ng isang T-Rex. At nang pangalawang aatake na nga itong si Bahi, ay eto naman si Pickel ay nag-react na agad kung saan aatake na rin o magka-counter-attack. Kaso nga lang itong si Bahi ay inaantay nilang pala ang atake nito ni Pickel, kung saan pinatalsik niya nga itong si Pickel ng sobrang layo sa taas. Sa wakas, nakaganti nga itong si Bahi nung tinadyakan siya nito ni Pickel, kung saan tumalsik din siya dun sa taas. At matapos nga tumalsik neto ni Pickel, ay umihinga etong si Bahi sa tinuturing na teritoryo neto ni Pickel. At inangkin nga neto ni Bahi ang teritoryo na tinuturing ni Pickel. At agad nga itong nagalit kung saan bumaba agad ito. Sa kanyang pagbaba ay hinarap nga agad siya neto ni Bahi, kung saan inatake niya naman etong si Bahi na parang si Hulk. At dahil nga galit na galit etong si Pickel, ay pinaulanan niya nga ng sipa etong si Bahi.
At matapos nga madaming sipa ay sinuntok naman siya neto ni Pickel kung saan tumalsik naman netong si Bucky ng sobrang taas. At pagbaba nga ni Bucky ay hindi na nga siya tinatamaan neto ni Pickel kung saan naiilagan niya na nga ang lahat ng mga atake neto. Hindi nga tumatama ang mga suntok neto ni Pickel kung saan naalala niya naman ang paru-paro na inuuli niya dati kung saan hindi niya nga maulit ito at nagugulat siya na kayang gawin ito ni Bucky. At matapos nga ang pag-ilag ng pag-ilag na pag-ilag neto ni Bucky ay nilabas niya na nga ang natatanging niyang lakas. Walang iba kundi ang Plus! Tama, yun ang ating itatawag dito sa nagpalabas sa final form neto ni Pickel, ang Plus Ultra. At matapos nga magalit neto ni Pickel dahil nga sa sobrang sakit ng dinanas niya dito sa suntok neto ni Bucky, kung saan nakita nga natin ang mga peglat niya laban dito sa mga dinosaur at lumaki nga ang pangangatawan neto. Matapos nga malabas neto ni Pickel ang tunay niyang form, etong si Bucky ay hindi nga natakot dito. Namangha pa nga itong si Bucky at sinalo nga ang unang suntok neto ni Pickel sa tunay niyang anyo. Sa pangalawang suntok nga neto ni Pickel ay napigilan na ng ating bida kung saan ipiniliwanag niya nga na pinigilan niya nga rin daw to ng kaparehong lakas neto ni Pickel. At doon nga nagsimulang bugbugin neto ni Bucky etong si Pickel kung saan naiilagan niya nga at nasasalag ang mga atake neto. Halos binubuhos na nga neto ni Bucky ang mga nalalaman at mga experience niya sa pakikipaglaban laban dito kay Pickel. At nakipagsabayan na nga etong si Bucky dito kay Pickel. Lakas na lakas, bilis sa bilis. Nakapantay na nga etong si Bucky dito kay Pickel gamit ang martial arts at mga natutunan niya dito sa mga laban. At sobrang bilis na nga ng ating bida na si Bucky kung saan hindi na nga nasasabayan neto ni Pickel at nakakapag-counterattack pa etong si Bucky sa huling segundo. Mangiyak-ngiyak na nga etong si Pickel dito kay Bucky dahil nga sobrang bilis neto at sobrang lakas kung saan nasusundan nga siya at napapantayan sa lakas at bilis. At nang natatakot na nga etong si Pickel matalo, etong si Bucky ay minaisip na paraan kung paano manalo. Na kapag natalo niya nga etong si Pickel sa mano-manong suntukan ay masasabing sobrang tamis na tagumpay. Nilabanan na nga neto ni Bucky etong si Pickel ng palakasan o baramihan ng stamina kung saan binuhos na nga nilang lahat kaso nga lang natalo nga ang ating bida. Pero hindi na masama yun para dito kay Bucky dahil nga 18 years old pa lang to mga kaibigan at etong si Pickel ay milyon na ang edad at madami ng experience sa pakikipaglaban. At nakita naman natin sa laban kung saan panalo na nga dapat ang ating bida na si Bucky kung di niya nga lang naisip ng laban nila na eto ni Oliva. At ngayon nga ay pagkukumparay na natin ang kanilang mga abilidad. Pagdating nga sa technique, dito tayo kay Bucky kung saan nakita naman natin na binugbog talaga siya neto ni Bucky gamit nga ang mga natutunan neto sa mga martial arts sa technique. At pagdating naman sa speed ay dito naman tayo uli kay Bucky uli tayo mga kaibigan kung saan nakita natin o pinakita nga na sobrang bilis neto ni Bucky maski si Pickel ay natakot nga sa bilis neto ni Bucky. 2-0 na nga ang standing, lamang na lamang na nga etong si Bucky. Pero pagdating nga dito sa durability at stamina ay nakita natin kung gano'ng kalakas etong si Pickel. So although na nga ang standing nitong dalawang character na to, so bawal naman ito mag-tie dahil nga maraming nagde-debate dito sa comment section. At paalala ko ulit, opinion ko lang tong aking mga sinasabi ha. Baka kasi may di na naman makaintindi dito sa ating comment section. Anyway, balik na nga tayo dun. Pagdating naman dito sa talino sa pakikipaglaban o IQ ay dito naman tayo kay Bucky kung saan nakita naman natin sa kanilang laban ay dinomina talaga neto ni Bucky ang laban nila gamit ang pag-iisip niya. At nakita nga natin dito sa laban ay etong ang si Retsu ay napahanga neto ni Bucky dahil nga etong si Bucky ay sobrang unexpected talaga ang mga ginagawa niya. Katulad na lang ng stunts dito sa mga dinosaur. Isa nga yon sa nagpagulo ng isip neto ni Pickel kung saan nawala nga to sa pag-iisip at nabugbog nga siya neto ni Bucky. At nakita rin natin sa laban kung saan nahanap nga ni Bucky ang kainaan neto ni Pickel. At yun nga ang balat neto kung saan nakita naman natin sa dalawang hit lang ay bumagsak agad etong si Pickel. At ginamitan niya nga ito ng whip strike kung saan namilipit naman etong si Pickel sa sobrang sakit. Kaso nga lang sa dulo ng laban ay natalo pa rin ang ating bida. Kahit sabihin nating matalino, mabilis, malakas siya ay di nga siya umubra dito sa stamina, durability at lakas neto ni Pickel. At para sa akin ay pwede nga manalo etong si Bucky dahil nga may hindi nga siyang ginamit na technique kung saan eto'y kilalang kilala natin at yun nga ang Demon Back, ang signature technique netong mga Hanma.
At kung ginamit nga ni Baki ang kanyang teknik na Demon Back, ay siguradong mananalo itong si Baki. Dahil nga ang abilidad nga ng teknik na yon ay papalakasin niya ang gumagamit na ito, katulad na lang ng durability, speed, strength at marami pang iba. So para sa atin, ang nanalo nga sa laban na to, walang iba kundi ang ating bida na si Baki Hanma. So hanggang dito na nga lang ang laban na ito ni Baki versus Pickel. Maraming salamat sa panonood. Kung umabot ka nga sa video ng ito, ay maraming salamat sa iyo at siguro din mag-comment ka para nga ma-shoutout kita sa ating next video. At bago tayo magtapos ay shoutout pala muna sa inyo. Maraming salamat nga sa panonood sa ating video at irespeto nyo nga ang opinion ng isa't isa. Huwag kayong mag-away sa ating comment section, mga idol. At hanggang dito na lang ang ating video. Peace out, mga idol. Mag-ingat kayo.